O bakit mo naman na naipasok yan? Samantalang yan ang pinakabawal sa loob ng bilibid. Ay, siyempre po, may paspas po tayo sa Department of Justice in Secreta de Lima po. Paano ka binasbasa nun? Dahil po doon sa security po niya, ang kausap ko at isang bisis ko po, nakausap po si Secreta de Lima sa phone po, isang bisis po. Nakausap mo tungkol dyan sa pagpasok ng biro? Number, may number po. At tagal-tagal kong hinahanap tong number na po dahil mula ni-raid po kami sa maximum, mabuti na lang nakita po sa aking pinsan. Anong papel yan? Ito po ang number po ni Secretary de Lima po. Paano mo nakuha yung number niya? Noong January 2nd week 2014, yung may instruct na po siya yung siya magbe-bridge sa transaction sa Cebu. Sabi ko, siyempre nagduda po rin ako, imposible, secretary. Tapos ganun, siyempre, sabi ko, Junel, sir, pwede ba makausap saglit po si secretary? Okay. Bago yun, ano yung number na nakalagay dyan? Basahin mo ng malakas. Tiga ma. Yung mata ko. Mababasa mo ba yan? 0917-842-1831 po. 18 or... 19 pala, sorry po, Your Honor. 842-1931. 1931. Opo. Sinabi mong yan ay... Paano mo nakuha nga ulit ang cellphone na yan? Bigyan mo ko simple. Cellphone pwede ko. Sino nagbigay sa iyo yan? Paano mo nakuha yan? Ito po, ganito po yung ano. Paano pangyayari? Yung pagsabi, ang gusto ko lang malaman, i-confirm at nagmula noong 2013... October, nag-umpisa na po ako, nagbigay ng 3 million kinukuha po ni Junel sa aking talent manager October ng banda. 2013. Doon ka nag-umpisa magbigay ng quota kay Secretary de Lima ng 3 million per month. Opo. Okay. Tapos, nung hindi ko nakausap si Secretary hanggang January, nag-usap kami ni Sir Junel, sabi ko, at lalo na yung may instruction na naman daw si Ronnie Dayan, sabi ko, pwede ba makausap sir, si secretary? Para huwag yata kang tiwala. Hindi, ano lang. Siguro doon ka lang na, kaya chaglit lang po. Sabi niya, sige, para maniwala ka. I-dial mo. I-dial. Dinidictate niya. Cellphone, pwede pa yung cellphone. Yung mic mo. Okay. Sige, sabi niya, sige, dial mo. Dictate. So, dial ko. Itong denial ko po number. Pagkatapos, pindot ko. Pagpindot ko, lumabas yung ma'am. Mm-hmm. Tapos, sabi ko nga, ikaw mo na kausap. Sabi ko, ikaw mo na makausap. Sabihin mo, kausapin ko. Siyempre, iba kausap niya. Sabi niya, hello po ma'am. Itatapos, alin ko, hello po ma'am. Kausapin ka saglit ni Herbert. Sabi niya sa akin. Sige. Ang sabi ko sa kanya, ang sabi ko siya, ang sabi ko po ni ma'am, Herbert, sabi niya sa akin, kumusta? Siyempre, baka ang isip ko naman, baka kukunwari si secretary to. Siyempre, pero yung boses niya po, dahil lagi ko po siya napanood sa TV, talagang siya po. Sabi ko, ma'am, confirm ko lang po, nandito po si Sir Junel. May instruction po sa akin. Sabi po niya, okay, bahala na kayo diyan. Ma'am, I confirm ko rin po yung October po, nagmula po siya, kinukuha. Nag-umpisa po siya doon sa October 2003, kinukuha po niya yung 3M po. Mm. Okay. Herbert, thank you. Yun lang po ang usapan namin doon. Maikli lang po. Yun. So,